What is up, guys? Jamar Miranda here. So, for today's video is sasabihin ko sa inyo ngayon yung issue ni Athena, itong rusi gala ko. So, hanap lang po tayo ng magandang spot. So, sit back and enjoy. So, andito po tayo ngayon sa may City Mall, Mayombo. Tignan nyo. Kasama natin ngayon si girlfriend. Dito siya sa pag-ride ko, OBR. Dito siya ako. So, hindi ko alam kung saan kami pupunta ngayon. Hanap lang siguro ng magandang spot para sabihin sa inyo yung mga issues ko tungkol dito sa aking scooter. So, doon lang kayo. So, advantage tapos disadvantage pa lang itong scooter kapag traffic. Madali siyang isingit-singit. Pero mas masaya sana ang gasolina para sa akin. Nakakalahati pa. Yung fuel consumption ko is dati pa rin nasa 30 to 31 kilometers per liter. Depende sa mood ko kung walwal mode or tipid mode or takong sabi, ganun ba? So, parang kadahan naman, medyo mabagal pa rin siya. Pero kapag bumuelo na, mabilis naman. Top speed ko na dito is 80 kilang, ay 90 pala. So, kaya niya naman mag 100. Kaya lang hindi ko na sinagad kasi masyado ng ano, madami ng sasakyan nun. So, andito tayo ngayon sa may... Hindi ko alam kung saan ito. Hindi naman ako taga-Tagupan. Hindi ko kabisabing mga ano dito, mga street. So, ito yung SM, Tagupan. Ang alam ko, AP Fernandez ko eh. For sure. So, yan yung bagong sa amin. Euro 4 na dito. Parang bus na, parang minibus. Natakbo na ni Athena is 6,141 sa loob ng isang taon. So, gamit ko lang naman siya sa work. Sa bahay lang, araw-araw. Kaya, ang natatakbo niya pa lang is
6,141. Magwawan ng 6,142 na. Grabe yung traffic. So, ito pala yung gamit natin. FJ Camp M20 Air. Wala siyang microphone. Tapos wala siyang gyro. Pero may anti-seek naman siya. So, hindi naman masyadong maalog yung footage. Kahit na wala siyang gyro. Dito na tayo ngayon sa may Arellano ng University of Pangasinan. Diyan po ako nag-aaral noong magmula 2012 hanggang 16. Tapos lumipat ako ng University of Luzon 2016 to 2019. First time po natin mag-motovlog ngayon, so naniniba ko pa akong magsalita. Nabubulol-bulol pa kumbaga. Tapos, on the spot na nag-iisip ng sasabihin. So, matipid naman itong ano natin. Naman ito yung gala natin kapag long ride. Masaya nga lang pag short ride, lalo na kapag fine tuning ito. Pero wala akong masabi kapag long ride, sobrang tipid niya. So bakit nga ba gala yung napili ko? Kasi ganito yun, last year, December 22, 2018, may ipon akong 4,000 sa OJT. So, dumaan muna kami ng ano, pumunta muna kami ni Papa sa branch ng Rusi. Umaga yun eh, kasi hapon, kasal ng tito ko. So, yun nga, pumunta kami para tumingin ng bagong motor. Kasi nga yung luma kong motor is palitin na. Kasi nga 12 years na. So, tumirik na siya nun eh. Ilang weeks nang hindi gumagana. So, yun nga. Bala ko sanang kunin ni na Mojo 110 or Rusi Cora. Kaso wala silang stock or wala silang unit na available. Tapos second option ko is Rusi Royal tapos Venus. So wala rin. Kailangan pang pumunta ng Malasiti para makakuha ng unit. So, ito lang yung available. Nag-iisang scooter na naka-display. So, yun na lang kinuha namin. Akala ko nung una gray. Kasi medyo madilim dun na sa ano nila. Tapos nung ano, matte black pala. So, ito, nagustuhan ko naman na. By the way guys, nagpasa na pala tayo ng resignation letter. Mag-resign
and na-focus sa aking trabaho bilang pharmacy assistant. Hanggang January 31 na lang po tayo sa ating trabaho. Kasi magpapatay na po tayo ng ating sariling business. Motorcycle shop and accessories. So yung pangalan ng ating business is hindi ko pa alam kung ano ipapangalan namin. May napipisil naman na pero kailangan pa rin ano. Saka na lang daw isipin pag natapos ipapa-register sa BIR. Kasi ano, dapat marami kang bitbit na pangalan. Para in case na may kapangalan ka na ano, establishment, may extra ka pang pangalan. Dito po tayo ngayon sa may Bunuan Beach. Bunuan Blue Beach. Nasemento na siya ngayon. Gandang pag-anuhan ng vlog. Or magpa-picture. So, ito na po yung topic natin ngayon, si Athena. So, bakit nga ba siya Athena? Kasi kinuha namin siya na sa pangalan ko. Palayaw ko. Ating, tapos si girlfriend, Donna. Kaya Athena. So, sasabihin ko na po siya, sasabihin ko na po ngayon yung issue niya. So, dito, mag-umpisa na tayo. Kapag, minsan pag nag-me-minor, tumutunog-tunog siya. Pag mabagal ka na. Tapos, dito, pinadagdagan na namin ni Papa ng pork oil kasi masyado nang maano yung play niya hanggang dito. Yung ano ng play ng shocks niya. Tapos, yun, pinalowered na rin ng konti. Binawa. Mga ganito lang, kalowered. So, tapos, sa headlight naman, wala pa akong issue. Tapos, dito sa may panggilid, yung flyball, minsan tumutunog, lumalagotok pa rin. Tapos, yung dito rin, nung ano, may kabig na siya,
humihigpit. Naayos din naman, tapos pero ngayon yung issue niya ngayon is kapag biglang preno, tumutunog. Dito sa center stand, pag tumatakbo, parang may kumakalansing. Pero kapag inapakan mo siya ng konti, humihinto naman. Siguro lalagyan lang ng langis dito. Tapos sa preno, okay pa naman. Makapit pa naman. Sa mga power button niya, ay power button. Dito sa headlight, okay pa naman. Except dito, sa push button niya, minsan nag-i-stack up. Tapos ito, nilagyan ko na rin siya. Lagayan ng camera. Tapos ito, gumagana pa naman lahat ng ilaw niya. Headlight, ay side mirror, okay pa. Tapos ito, sa may tambutso niya, yung elbow, kinakalawang na. Kailangan nang tanggalin, tapos pinturahan ulit. Ito, nawala din yung takip. Binalik ko yung dati niyang heat guard. Yung gulong niya is makapal pa naman, hindi pa siya palitin. Okay pa naman tong ano niya, mga bearings. Sa harap din, okay pa, hindi pa. So, ano pa ba? Tapos ito, nilagyan ko na, pinagawan ko na rin siya ng temporary plate. Tapos yun lang. At tinanggalan ko na rin siya ng sticker. So, matatapos naman na kasi yung warranty niya. Kaya okay lang natanggalin yung sticker. Mas malinis ng tignan. Ito. Yung mga sticker niya is nilagay, kinabit ko siya sa top box. Ito. Tapos yung isa ito. So, ano pa ba? Yung battery pala, kailangan ng i-charge. Minsan kasi hindi na siya, no? Hindi na ako, mahina na yung halos hindi niya na mapagana yung push start niya. Kailangan ng i-charge. Pero kapag nag-long rides naman, okay. Okay lang. Nag-charge pa rin. Pero after ano, hihina na. So, ayun lang po. At salamat ulit sa panonood. Please like, share, and subscribe for more videos. At malapit na po tayo mag 1K. So, salamat sa walang sawang suporta, mga kagala. So, this is Jemar Miranda. Bye-bye!